Hindi yan i-excuse na matagal na nakaplanong bakasyon at may travel authority si Inday. Dagdag pa ng mga kritiko, ang dapat na slogan niya ay, "Bising umalis sa oras ng krisis." Ginamitan ni Roque ang pasikot-sikot na eksplanasyon at nagsiwalat siya ng iba't ibang layer hinggil sa nagmamayari ng nasabing bahay. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it, no? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Tuhanan na nakalasaad sa dokumento yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumento. I don't need to argue with you about opo, that, attorney. But you don't need to, excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just citing please just answer our question. Dokumentong yan. Actually, pag as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse ma'am, me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, attorney Roque. I'm sorry, madam, but yeah. Magandang gabi mga kabalitaan, kung nag-hibernate ka at kagigising mo lang, ay narito ang mga headlines para ma-update ka sa mga kaganapan. BP Inday Sara, matapos batikusin sa kanyang designated survivor comment at di pagsipot sa SONA, sa kasagsaga naman ng baha at bagyong Karina, ay hindi rin siya sumipot sa pagserbisyo sa taong bayan. Umalis sa bansa ang pangalawang pangulo kasama ang kanyang pamilya para sa family vacation sa Germany, mismong oras ng pangailangan ng mamamayan. Batikos ni Representative Edsel Lagman, hindi yan i-excuse na matagal na nakaplanong bakasyon at may travel authority si Inday. Dagdag pa ng mga kritiko, ang dapat na slogan niya ay, "Bising umalis sa oras ng krisis." Sinuspin din naman ni Senator Rapi Tulpo ang 6 na taon ng programa hinggil sa modernisasyon ng public jeepney. Kasama ang rekomendasyon ni Senate Chief Escudero na anya'y pagbraso ng Department of Transportation at LTFRB sa modernization at tuluyan ng isisantabi ang nasabing palpak na plano. Lumalabas na hindi naman lang kinonsulta ni na Undersecretary Jesus Ortega at Chair Teopelio Guadis ang mga chopper ng jeepney bago ipatupad ang nasabing programa. Ayon sa mga jeepney driver, ang mga mamahaling sasakyan mula sa China na umuna ipapalit sa mga jeepney ang mas pinili ng 2 bugok na opisyal. Bukod sa nawala ang culturally iconic design ng Philippine jeepney, ang may lulugmok pa sa utang ang mga chopper dahil sa 2.5 million sa presyo ng nasabing modern jeepneys. Ayon kay Idol Rapi, dahil sa suspensyon ay mababakas sa mga mukha nitong sina Ortega at Guadis ang animoy na lugi sa negosyo. Ganun pa man, itutuloy pa rin daw ng 2 ang PUB modernization kahit sinuspindi na ito ng Senado. Reaksyon ng taong bayan, ang kapal talaga ng mukha ng 2 ito. Mga mambabatas ng nabababang kapulungan, sa pangungunan ni Committee Chair on Public Order and Safety Representative Dan Fernandez, kasama sila sa Vice Chair Rep. Acop at Party List Rep. Busita, ay binusisi ang mga masalimuot na investigasyon sa mga pulis na nag-raid ng mga illegal pugo. Ayon sa latest hearing, ang mga pulis na matagumpay na ng raid sa Bamban Illegal Pugo, imbis na ipromote at puparangalan ang mga ito, ay pinagsisibak o nilipat ng destino. Sina General Bakay at General Karamat ang umano'y itinuturing na nagbigay ng utos na nasabing pagsibak. Nang gisahin si Karamat sa Kongreso, ayon sa kanya ay bakasyon siya nang mangyari ang mga ito at hindi siya ang nag-utos. Nang si Bakay naman ang tinanong ng mga kongresista, ayon sa general ay basta pinirman niya lang daw at hindi niya binasa ang memorandum. Iniimbestigahan pa ng kongreso kung sino pa talaga ang higher ups na nag-utos sa mga general na ito. Ayon naman sa mga netizens, sino pa ba ang dapat imbestigahan? Iwala namang iba mas higher up sa mga ito kundi si PNP chief na si General Marville.
Susubaybayan natin ang kasong ito kung maagilap pa ang lahat ng mga pulis na sinibak. Good luck! Kaugnay sa patuloy ng imbestigasyon sa Pugo, Mayor Jaime Capil ng Purac, Pampanga, ginisa rin sa Kongreso tungkol sa 3 billion revenue na diniklara ng PAGCOR sa Purac, Pugo. Siniwalat sa nasabing hearing na nasa 14,000 lang ang tax na binayaran ng Pugo sa bayan ng Purac. Sagot ni Mayor Capil, sobrang busy daw ang trabaho ng isang alkalde kaya't di niya nalaman kung bakit nagkaganon. Sa Senado naman, iginisa rin si Capil sa umano'y palusot niya na wala siyang kaalam-alam sa nangyayaring kriminalidad hinggil sa Pugo. Parang familiar yung ganyang sagot. May kilala akong mayor na ganyan din ang katwiran. Your Honor, hindi ko po alam. Wala po kaming alam, Your Honor. Sa Pugo, isyu pa rin, Attorney Harry Roque at Senador Risa Ontiveros ay nagkainitan hinggil sa imbestigahang pagkakasangkot ni Roque sa Pugo. Nahuli ang dalawang umunoy may-ari ng Pugo sa Pampanga sa isang bahay na umari pagmamay-ari ni Roque. Itinanggi naman ni Roque na sa kanya ang nasabing bahay. Sa nasabing Senate hearing, ginamitan ni Roque ang pasikot-sikot na eksplanasyon at nagsiwalat siya ng iba't ibang layer hinggil sa nagmamay-ari ng nasabing bahay. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Tuhana na nakalasaad sa dokumento yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumento. Maya-maya pa ay umabot na sa mainit na sagutan ng dalawa. I don't need to argue with you about that, Attorney. But you don't need to, excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing. Please just answer our question. Actually, pag as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Dahil dito, ay binalaan ng contempt si Roque ni Senator Dagatchalian tungkol sa inasal ng huli. Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Dagatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Sa Congress hearing naman, hindi umubra ang pasikot-sikot ng pagpapaikot ni Roque sa committee dahil nakakuha siya ng katapat na isa ring abogado na si Representative Beatrix Luestro. The case of Eusebio Sison versus Attorney Lourdes Dumlao. A lawyer-client relationship is established when lawyers consistently manifest to a person consulting them that they would provide legal representation or assistance, that from the definition of a lawyer-client relationship, the moment the client starts seeking advice. Attorney Roque, you are now recognized. Mr. Chair, tama po yun. Bagamat muking at umamin na, ay panay-palusot pa rin itong si Roque. Hindi ko po dinideny that, you know, that is a house that I have an interest in. Oh. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan and possession is now with the... Yan lang muna ang balita sa walang katapusang hearing sa ating mga lokal na opisyal sa linggong ito. Ako ang inyong nerdcaster, Cassandra Contis. Hanggang sa muling, late news!